Rice Granary of the North. Ito ang tawag sa probinsya ng Isabela dahil sa laki ng produksyon nito ng bigas kada taon. Pero isa rin ito sa napuruhan ng El Niño phenomenon nitong mga nakaraang buwan. Nitong Abril, nasa 37 bayan dito sa probinsya ng Isabela ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa tagtuyot na dala ng El Niño. Libo-libong mga pamilya na ang pangunahing kabuhayan ay ang pagsasaka at pangingisda ang lubhang pinadapa na matinding init ng panahon. Isa si Marites sa mga nakaranas ng bagsik ng El Niño. Nahihirapan po kami sa mga, kuminsan po nalulungit po kami sa mga pananim po namin. At saka po yung mga parami po kaming mga utang. Nitong Lunes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng pinakamalaking solar pump irrigation project ng gobyerno na itinayo sa munisipalidad ng Quirino sa Isabela Province. Meron itong 1,056 solar panels na kaya magdala ng 739,200 watts ng kuryente. Nakakonekta ito sa dalawang submersible pumps na may discharge capacity na 12,800 na galon ng tubig kada minuto. Libre na kuryente na galing sa araw, kaya maaari natin ibigay ang libre na patubig. Karating na naman ang El Niño, bumalik ang tagtuyot, ay meron din tayong maasahan ng water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na para sa water supply ng ating mga consumer. Sinaksihan din ni Pangulo Marcos ang paglagda sa connection agreement sa pagitan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at ng San Ignacio Energy Resources Development Corporation para sa ground-mounted solar project. Nasa 440 megawatts na malinis na kuryente ang maiaambag ng proyekto kapag natapos. This collaboration that we have formalized today is key to achieving our renewable energy goals and to ensure a stable power supply for all Filipinos, not just for today, but for the future. Pinangunahan din ni Pangulo Marcos ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga mangingisda at magsasaka na naapektuhan ng El Niño sa probinsya ng Isabela. Tinignan naman namin sa Office of the President, naganap kami ng pondo para dahil sabi ko, dagdagan natin ang tulong na ibibigay natin. So nakahanap kami ng pondo at ito ang aming ibibigay sa ating mga butihing mga gobernador para naman meron silang magamit para tulungan kayo at yung mga naghihirap dahil dito sa El Niño. Samantala, nagbabala naman ang DSWD laban sa mga mananamantala sa ayudang ibinibigay ng gobyerno sa mga piling benepisyaryo. Ito'y matapos magreklamong isang babaeng buntis matapos umanong bawasan ng opisyal ng kanilang barangay ang ibinigay na 10,000 piso ng DSWD noong June 6 sa Davao del Sur. Yung barangay officials nila, pinag-report siya sa barangay hall so over the weekend. Pagpunta niya doon, ang sinabi sa kanya, kukunin nila yung 10,000 at iiwan sa kanya is 1,500, yung 8,500 kukunin. Ang rason raw ng barangay officials para maparte-parte at maipamigay sa mas maraming tao. Walang may karapatan na kumalta sa benepisyo or sa grant or sa ayuda na ibinibigay ng pamahalaan. Magsasampa ang DSWD at ang naturang beneficiary ng reklamong kriminal at administratibo laban sa hindi pa pinangalan ng opisyal ng barangay. Joyce Balancho, ABS-CBN News, Isabela Province. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.